Hi mga kabugis, magandang hapon. Sa hapong ito, pag-usapan natin kung paano ba maglagay or mag-wrap sa isang puno na may iba't ibang variety at saka kulay ng bougainvillea. Bago tayo magpatuloy, please subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa ating mga new videos. Comment down below para masagot din natin yung mga katanungan nyo, kung ano man yung mga problema nyo sa inyong mga bougainvillea. May tatlong klase ng grafting ko mga kapugis. Ito ay root graft, bark graft at saka stem graft. Ito po example lang root graft. Ugat lang ito lahat. Ang materials dito, yung host niya na nilagyan natin ng sayon or nagraft natin. Yan. Puro ugat lang yan. Ito ang tinatawag na bark graft. Yan. Yan yung bark graft. Iba't ibang variety ito, mga kabugis. Ito yung stem graft, mga kabugis. Lapit mo para mas makita. Yan. Stem to stem talaga siya. Yan ang tatlong paraan sa paggraft ng bougainvillea. Pag hindi makaya sa bark graft, kailangan stem graft, lalo na yung ang puno niya balat-balat, sira-sira, may lumabas na stem, pwede mo dito doon i-graft. Kaya mas maganda pag balat-balat yung puno ng bougainvillea mo at saka hindi makaya doon sa bark graft, stem graft lang para pwede mo pa rin malagyan ng iba't ibang kulay ng bougainvillea. Paglagay ng multicolor mga kabugi sa ating bougainvillea, lalo na ito, tulad ito, isang puno. Pag maglagay ka ng iba't ibang variety, hindi basta maglagay lang mga kabugis. Bakit man? Kasi may mga variety na mahina tububo. Meron ding variety na mag-wild ka agad siya, tataas ka agad ang sanga. Kailangan, nakadepende sa variety mo, ang paglagay ng pag-graft sa isang puno. Lalo na dito sa top. Ang sa top talaga mga kabugis, yung mga attractive talaga na variety. Lalo na yung mga dark color. Kasi yun ang unang mapansin. At hindi kailangan na mawalan ka ng white sa isang grafted na bougainvillea. Kasi maganda din yun na nagbibigay kulay sa isang bougainvillea. Ito na puno na ito, isang buong puno, mga kabugis, ang ba? 8 variety ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variety. Ito sa ibaba, kaya nakalagay ito sa baba, ito yung sakura. Ang sakura mga kabugis, kahit nasa baba yan, maganda talaga yan. Tingnan mo, ito sakura pa rin. Tingnan mo, kahit nandyan siya sa loob, yung tubo niya ay hindi basta-basta mapiktuhan sa ibang mga variety. Tulad ito mga kabugis, itong Amanda. Dark color siya. Lalo na pag hindi na pala hindi palanta yung dahon niya. Sobrang ganda niya tingnan. Nandito siya sa top. Itong blueberry eyes. Dark color din. Maganda din tingnan mga kabugis. Kaya ang chili yellow medyo nakalabas siya. Kasi pag nandito yan sa loob ang chili yellow, mabibitin yan sa pagtubo niya. Kasi mahina itong tumubo. Mahina magpalabas ng mga sanga ang ganitong variety. Ito, medyo wild dito tumubo, kaya nandito siya sa labas, itong Wonder Yellow. Ito, masyadong wild to, makapal magbulaklak, itong Golden Summer Purple. Yan, iba't ibang variety ng ating bougainvillea. Dapat yung tandaan sa inyong pag-graft na wag nyong ilagay yung mga mahina tumubo sa ilalim. Dapat nandun din sa malaking sanga at saka sa top na matamaan talaga siya ng araw. Kasi kadalasan ang ginagawa ng iba, lalo na yung mga baguhan, mag-top ng mga variety kahit saan-saan lang. Hindi pwede yun kasi imbis na magandang resulta ng bulaklak nyo, pangit kasi yung nasilalim halos mamatay na, hindi makakuha ng nutrients dahil nandun na maliit pa yung sanga niya. Pagkatapos mahina pa siya tumubo, mabitin talaga siya sa ibang variety. Tulad dito mga kabugis, Black Maria, maganda talaga ito pag solo siya kasi pag isabay mo sa ibang mga variety ito, bitin na bitin talaga siya sa pagtubo.
laging huli siya kasi hindi siya masyadong wild na klase na variety na bugindilya. Pero itong pink pots mga kabugis, pwede ito siya pag isabay mo sa ibang variety, may potential siya. Pero mas maganda talaga siya kapag solo dahil sa kanyang kulay at saka sa kanyang dahon. Bakit man kabugis? Para kang nasa Japan ito. Parang cherry blossom ang dating pag halimbawa solo talaga siya. Lalo na pag makapal. Yan, maganda rin itong variety na ito pag solo. Ito mga kabugis, ang maganda talaga pag bonsai yung gagamitin mo, yung malakas magbulaklak siya pagkatapos maliliit yung mga dahon niya mga kabugis na klase na bugenvilia tulad nitong golden summer white at saka golden summer purple. Maganda yan at tulad nito sobrang liit ng dahon niya at saka masyadong maganda siya, hindi siya masyadong wild pagdating sa bonsai tulad nitong sakura. Maganda din yan na gawing bonsai. Pero kung chitra yung gagamitin mo mga kabugis, hindi yung maganda sa bonsai. Mas maganda itong ganitong mga klase na hindi yung masyadong mag-wild yung kanyang mga sanga. Pag bonsai mga kabugis, kailangan talaga wire, naka-wire siya at saka may pwedeng i-decorate mo yung ilalim niya. May bato na mga, itong bato na ito galing ito sa dagat. Pwede din sa yung white stone na ilagay mo o limestone ilagay mo at saka pwede rin maglagay ng mga maliliit na tanim dyan sa ilalim. Ganyan yung magiging resulta para mas gumanda yung mga bougainvillea nyo mga kabugis. Pag gusto nyo yung forest look talaga na bougainvillea tulad nito, malaki yung pot nya, mababaw halos sa 5 inches lang ang taas nya. Ito forest lock siya pero kulang ito siya. Ang gagawin nyo, pwede nyong dagdagan kahit mga root stock or mga stem lang, pwede nyong ilibing sa gilid niya para mag-balance siya kasi pangit naman tingnan kung hindi balance yung lock ng inyong forest style na bougainvillea. Diba, na-balance siya dahil sa paglagay ng mga nilagyan ng stick sa gilid para maging balance siya. Kaya gumanda siya at saka iba't ibang variety ang nandito yung mga variety na selected lang din na variety na pwedeng mabagay siya lalo na kasi mas maganda talaga na bagay siya sa kumbo niya na klase ng mga bulaklak. Hindi pwede na kahit ano lang na variety nilagay mo, kailangan may unity sa bawat kulay nila para mas maganda tingnan yung mga bougainvillea. Ito mga kabugis, ang variety nito sa Kura. Okay, dalawa. Ito blueberry ice ang variety nito mga kabugis. Makapal magpalabas ng bulaklak ito. Wonder yellow. At saka yung katabi niya, golden summer white. Ang itong golden summer white, ang behavior talaga ito, makapal talaga magpalabas ng bulaklak pero mabilis itong tumubo. Okay, ito Amanda sa gilid niya. Yan. Amanda, maganda din. Ito golden summer purple. Ang variety na ito. Okay, dito sa ilalim, mga kabugis, may pink pots sa ilalim na nilagay. Ito yung pink pots. Bago lang na hulog yung mga bulaklak niya, meron pang naiwan. Yan. Diyan sa bigas side, pwede man din mga kabugis na pabalik-balik yung bulaklak niya. Ito, blueberry ice at saka sakura. Yes, kabila. Blueberry ice din. Nakadepende yan kasi sa nagtrabaho at saka sa nag-grab kung anong gustong kulay niya. Kung gusto kayo magpunta ng mga bougainvillea market, punta lang kayo sa Aying Grafted Bougies in Pots, Diversion Road, Barangay Mabuhay, General Santos City. Sulit talaga pag dito kayo bibili sa Aying's Garden.
Thanks for watching. Subscribe para lagi updated sa new videos. May Facebook page din kami na i-follow nyo para maka-update kayo lagi kung anong mga bagong variety na lalabas at saka yung mga sales namin o mga sale namin ng mga bugimbilya. Ang pangalan naming Facebook page, Miles Bugimbilya Jensan, nandito din sa Diversion Road, Barangay Mabuhay, Jensan.